Sinampahan ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa Office of the Ombudsman si Caloocan City Mayor Oscar Malapitan at dalawang opisyal ng lungsod at ang Undersecretary ng Department of Education. Ito ay may kaugnayan sa pagbili ng 64,000 na piraso ng gadget na nagkakahalaga ng 320 milyon pesos. Base sa inihaing reklamo ni Caloocan City Councilors Christopher P.J. Balonso, Mary Lou Nubla at Alexander Mangasar, dispalinghado ang mga gadget at hindi nagamit ng mga estudyante sa kanilang online class. Kasama rin sa mga kinasuhan, sina Education Undersecretary Alain Del Pascua, Caloocan City Treasurer Analisa Mindiola, Bids and Awards Committee Chairman Engineer Oliver Hernandez, at Ana Lu Palarca na supplier ng gadget ng Cosmic Technology Incorporated. Nagsabwatan umano ang mga akusado para bilhin ang gadget na nagkakahalaga ng 4,930 pesos na Cherry Cosmos 7 kahit na out model na at basura na ang quality. Bilyong-bilyong pondo ang inilaan ng konseho para magamit ang punong lungsod sa panahon ng pandemya. Kaya lang sa usaping tablet, ang makikita naman po natin at nakalagay naman po dito sa aming reklamo na bukod sa disposable, madaling masira, defective ito at overpriced. Kaya po kami, isa yun sa mga dahilan bakit kami nagsampan ng kaso. May mga units po na defective at marami na po kaming natatanggap na reklamo galing sa mga magulang. Ang Department of Education ay nasama namin dito sapagkat naglabas ng memorandum ang Department of Education na kung saan nag-set sila ng minimum standards at specification kung ano ang karapat-dapat para pwedeng ipamigay sa mga estudyante. After a month, nagpa-approve ang lokal na kung saan nagbigay sila ng separate specifications at tinolerate at basta sabi nating inaprubahan daw as meeting the standards originally set by the Department of Education. Dahil sa dahilang ito, kami ay nagsampa ng kaso kasi parang yung inaprubahan nila ay naayon, akmang-akma sa isang specification ng isang tablet na isang model ng tablet, swak na swak eh, parang wala pang bidding na naganap, naka-swak na doon sa pagbibigyan ng project. Bukod dito, hindi rin umano dumaan sa maayos na bidding process ang pagbili ng mga gadget. Malinaw na paglabag sa procurement law ng pamahalaan. Ayon sa tatlong konsehal, makailang beses silang nagpadala ng liham kay Malapitan para hingiin ang detalye sa naging proseso ng pagbili ng gadget pero umabot ng 8 buwan bago sumagot gayong nakasaad sa nilagdaang ordinansa na dapat ay mag-uulat ang alkalde 15 araw matapos ang proseso. Ayon kay Malonso, walang halong politika ang inihaing kaso laban kay Malapitan. Sabihin na nila kung anong gusto nilang sabihin. Basta kami, alam namin na ito ay ang binigay na responsibilidad para sa amin. Kaya kailangan gampanan namin, otherwise hindi namin matitingnan ang mga taga-Caloocan mata sa mata. Kaya kami nag-file, no? Siyempre social responsibility namin ito bilang mga konsehal, bilang mga lingkod bayan na pinagkatiwalaan ng mga taga-Caloocan. Pero anong ginawa sa amin, nung nilalabas na namin yung mga nakikita namin pagkakamali ng ating pamahalaan, ginipit kami. Pati mga empleyado namin sa City Hall, tinanggal po yun. Pero hindi kami patitinag. Gagawin namin ito dahil alam namin na ito ang tama at ito ang tungkulin namin bilang mga elected officials ng lungsod ng Caloocan. Sa panig ni Mangasar, sinabi nito na nakadidismaya na marami na nga ang nagkakasakit dahil sa pandemya sa COVID-19, may ilang opisyal pa rin ng pamahalaan ang nagsasamantala. At nakakalungkot na isipin na ang daming nagkakasakit, ang daming nagugutom, ang daming namamatay. Yung ilang bilyon na inutang ng lungsod ng Caloocan, pinagsamantalahan pa. Kaya kami nandito para manindigan, masabi natin kung ano yung tama kahit na sabihin natin makapangyarihan sila. Ipinagtataka ng tatlong konsehal ang pagpupumilit ni Malapitan
na bumili ng Cherry Cosmo 7 na gadget gayong matagal na itong wala sa merkado maging sa abroad. Kung ang Cherry Mobile Superior Radar Deluxe 2 na lang sana ang binili ni Malapitan, mas nakatipid pa ang lokal na pamahalaan ng 79 million pesos. Nagkakahalaga lang kasi nila ang gadget na ito ng 3,299 pesos at pasok din naman sa technical specification ng Division of City School. Sobrang bagal na raw kasi ng Cosmo 7 na gadget at hindi pa maikonekta sa Wi-Fi, kung kaya hindi magamit ng mga estudyante sa kanilang online class. Wala pa namang sagot ang kampo ni Malapitan sa reklamong inihain sa Office of the Ombudsman. Chona Yu, Radyo Inquirer, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.